Yo, what's up mga kasulid? Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Update ko lang kayo sa mga kaganapan na hindi natin nakunan. So, ayan, ipapakita ko sa inyo dyan sa likod. Right? Ayan. Ito na yung naging itsura mga kasulid ng bahay dito na ginagawa natin dito sa Samar. Ayan, nakapag-boost na tayo ng poste, hindi natin nakunan. Inano tayo ng ng pagkuha. Ayan, yung lintel beam natin yan, nakabuhusan natin mga kasulid. Pati doon, pati yung mga poste na yan dyan. Tapos si dyan pala mga kasulid, nakapaglagay na ng stirrup para sa ating biga. Dito. Yun. So ngayon, gagawin natin, tatapusin natin yung mga poste. Eh, hindi pa na bubuhusan yung iba dito. Ah, may bubuhusan pa kami dyan, Mitch. Tapos ito, bubuhusan pa yan. Hindi pa yan tuwid. Tuhulugan pa natin yan. Yan yung naiwan natin nung Sabado. Ito. Yan, pupurmahan pa natin. Tapos doon sa kanto. Ito, nakapagporma na tayo dito. Tapos dyan. At may nagbago na naman pala mga kasulid sa plano natin. Ang naging pagbabago ay una yung ang gusto ng may-ari, dyan lang. Ngayon may naisip na naman sila na business, gagawing business. Bali, gagawin to ditong KTV. So napag-desisyon na ng may-ari na itong isang kwarto na to, bubuuhin na lang din. Ibubuo na lang to yung itong kwarto na to dito, para ito na yung gagawin na KTV. Kasi yung unang plano dun sa second floor, hindi naman pwede dun kasi pang residential yung dun ng paupahan. Maraming uupa doon, tapos dikit-dikit yung mga unit doon. So dito yung kwarto lang nila ma'am yung nandito, kaya dito lang muna. Pero kwarto to, isang kwarto to mga kasulid, may CR saka may lababo. So dahil gagawin siyang KTV, disregard lang muna yung dyan, CR at saka yung lababo. Bali, square lang to, kwarto lang talaga, yun lang muna ang gagawin para magamit sa KTV bar. So wala lang muna ng CR, walang lababo. So, yan yung nagiging pagbabago ng ating gawa dito. So ngayon, yan lang muna yung gagawin natin, yung mga poste na yan. Pupurmahan natin at saka bubuhusan. Ayan. Kita-kita sa mamaya pag update dito, pag nabuhusan na or mayang hapon. Let's go mga kasulid, time lapse. Yan, sinumulan ko na nga magporma mga kasulid. Kailangan nasa tuwid yung mga poste natin bago natin buhusan. Tsaka nasa magandang bracing para hindi ito gumiwang or gumalaw pag nabuhusan natin. Ayan, nagbuhus na nga kami. Alright, yan mga kasulid. Update tayo. Nakabuhus na tayo ng nabuhusan na natin yung mga kulom dyan. Ayan, kulom na yan. Ito, nabuhusan na natin yan. Ayan. So, yan. Babaklasin na lang natin yan. Ayan. Babaklasin lang tayo. Dito sa kabila. At may bubuhusan pa. Dalawang poste lang ito mga kasulit. Ayan o. Yan na lang bubuhusan natin. Ito, at saka yung maliit dun sa unahan. Yan. Yan na lang yung bubuhusan natin. Tapos magpupurma na tayo para sa concrete gutter dun sa kabila. Ayan. So, yan lang muna yung naging setup natin.
Yan. Buhusan natin yan. Eto. Tapos na yan kahapon. So babaklasin na lang natin. Titignan natin kung may mga ampaw ba yung mga buhos natin makasulit. Pero sa tingin ko wala naman. Kasi yung mga buhos namin doon, wala namang mga ampaw yan. Tapos siguro ngayon matatanggal na tong posting to. Kasi nag-ibaksi yung plano ng may-ari eh. Nilagyan namin yan ng ganyan masulit para hindi maano yung abang yung preparasyon ng poste, kulom, hindi kalawangin. Walang ano yan, walang graba. So ngayon nag-ano na pagdesisyon ng may-ari naman ganyan, lagyan na lang ng isang kwarto pa para sa KTV. So bubungkalin namin yan, tatanggalin, tapos ipapatuloy pa taas yung poste, maglalagay ng rebar. Tapos doon yan, may mga abang na tayo doon, oh. May mga abang na para sa CHB. Tapos dito mga sulit, oh. Ano to dito, parang sa ano, sa manok, magano ng 45 si, si ma'am, para ngayong kasko yan, yung pinagawa natin yung dyan, dyan. So hanggang mamaya mga kasulit. Tatanggalin na lang natin yung mga porma ngayon. Tapos goods na yan. Okay, let's go na. So yan nga, binatanggal ko ng mga porma ng poste mga kasulit sa ating helper. Pinatanggal na nila. Pero nakikita ko parang sulit talaga yung mga buhos natin. Sobrang sulit. Inano natin yan. Inalaga pag buhos, hindi natin hinayaang magkaampaw mga sulit. Yan ang importante sa poste, kailangan sulit yung mga buhos natin para hindi siya maging mahina kahit na anong lindol pa dyan yung dumating, matibay pa rin yan. Ayan mga sulit, update tayo dito sa ating ginagawa. Ayan, nabuo, natanggal na natin yung forma. Pati dito natanggal na rin. Ayan, sulit mga sulit yung mga buhos natin, walang ampaw. Ang ratio pala ng ratio ng mixing natin is 1 to 3 mga sulit. Dalawang buhangin, tatlong graba. Ayan. Tapos na lahat, tapos na. Halos lahat na buhosan na natin dito. Ayan, nabuhosan na rin natin yan. Tapos doon sa may kanto, nabuhosan na rin. Ayan, live wire yan mga sulit. Yung ano, yung binalot ng electrical pipe dito mga sulit, tapos na rin dyan. So halos lahat, tapos na yung mga poste na dapat natin nabuhosan. Binuhusan na natin. So ngayon yung susunod naman natin dyan, yung sa biga na, maglalagay tayo ng mga stirrup para na dito sa concrete gutter at sa dyan biga lang yan para sa bubong natin. Hindi naman tayo magbubuo sa taas, magano lang tayo ng bubong. So ayan, hanggang dyan na lang muna mga sulit at sa susunod na naman na vlog natin. So antabayan lang natin na salamat sa mga sumusuporta kahit na pabalik-balik lang yung content natin, kasi ganyan lang naman talaga yung trabaho natin noon pa eh. Mababago lang yan pag nag-finish tayo at nag-tiles na at saka yung mga furniture. So ayan, susunod na siguro yan. So ngayon, yan lang muna yung pa-vlog natin mga kasulid, at wala tayong adventure kasi dito natin pinukusan para makabalik tayo dun sa Bulacan. So hanggang dyan na lang muna mga kasulid. Maraming salamat, peace out.